Magandang araw. Ako si Christian Ledesma, mas kilala sa tawag na Pitcha. Seven years old na ako. Then currently undergoing dialysis treatment. 7 years na. 7 years na ako lumalaban sa sakit na to. Chronic kidney disease, end stage na siya. Yun nga, wala nang lunas, may lifetime dialysis ang hatol. So ano, year 2013, siguro by the month of May, birthday ako nun eh. May mga nararamdaman ako, pero hindi ko alam na yun. Actually, ano, liga namin eh, ligan basketball. Aba, tumatakbo ko yun. Nararamdaman ko parang nangangalas-ngalas na yung mga tuhod ko. Parang bibigay. Hindi na ako ganun ka-active magtatakbo. Hirap na taos. Hanggang ano, one day, napacheck up ako. Tumahanan ako ng CBC, hemoglobin ko yun. Nakita nila, hemoglobin ko lang. Mababa. Napacheck ako ng ihe, okay naman. Wala sa ihe. Yun, hemoglobin. Tapos, in-advise ako ng blood transfusion, 2 bags. Tapos, yun, punta ako sa ospital, ginawa ko naman. After nun, okay naman ang una. Tapos nung tumatagal, eto na naman, nararamdaman ko na naman. Tapos isang araw, yun. Iba na, nag-chills na ako. Kala ko, simpleng lagnat lang, ganto-ganto, may alamig lang ako. Hanggang tumagal pa rin, nag-chills ako siguro mga 2 to 3 days, tinis ko. Baka ako mawawala eh, baka ako pagod lang. Nga sa hindi nawala, ano na, hindi ko na talaga kinaya. Nagpadala na ako sa ospital, yun. Ultrasound, nakita nila, kidneys. Tapos yung laboratories ko, creatinine, sobrang taas na talaga. Siguro ang normal niya sa mga 1 lang, 100, ganyan, 0.5. Yung akin, umabot ng mga 1,000 mahigit, 1,200. Sobrang taas. Kaya wala na silang nagawa. Kaya yun, binataasan nila ako dito. Yung kinagabihan, rekta, salang na ako ng dialysis. Siguro, yan yung first dialysis ko, 5 hours pa ata, 5 hours to 6 hours. Ang trabaho nitong machine na to, nililinis niya yon. Plus, yung tubig na nag-generate na sobra dun sa katawan natin, nililinis rin ng machine. So, tinatanggal yon. Insertan tayo ng 2 tubo, isang in tsaka isang out. Papasok yung dugo natin sa loob. Paglabas niya, linis na siya. Minimum hours natin, 4 hours eh. Pero may mga bagong pasyente na kailangan ng 5 hours, 6 hours. Depende sa sasabihin ng nephrologist mo, kung ilang oras. Treatment ko talaga, sa totoo lang, dapat 3 times dapat eh. Ngayon sa, syempre, medyo may kamahalan din. Kaya ang ginagawa ko, twice a week. Minsan kung kinakaya, nag-go once a week eh. Pero ngayon, hindi ko nakaya once a week eh. Dati nakakaya ko pa. Ngayon, di na. Lalo ngayon, may trabaho ako. Minsan, twice. Minsan, nakakapag-trace ako. Lalo pag kailangan ko. Kailangan ko ng lakas. Isang session ng dialysis, pumapatak sa iba, 3-5. Dito, mura na dito, 2-9 lang eh. Pero siyempre, sa ibang medyo kapos, wala. Tulad ko, nahihirapan din ako sa 2-9. Ngayon, gobyerno natin, PhilHealth, tumutulong sila ngayon. Ngayon yung 2-9 mo, kapag gumamit ka ng PhilHealth, libre na lang 90 sessions, tawagin, nahati yun. Mga 1,000 na lang, 1,200 na lang babayaran mo. Isang buwan, siguro. Kung cash out ka, mga 24,000 monthly, hanggang 30,000. Wala pa yung monthly laboratory, tapos dialyzer, 1.5 yan, 6 to 10 uses lang yan eh. Pinapalitan na yan, babayaran mo ito, 1.5 another. Ayun, mga gamot mo pa.
usually kasi ang cost niyan, pwedeng may naman ang sakit from the family na kasama dun sa sakit na yon is naapektuhan yung kidney. Tapos isa pang cost is lifestyle. So minsan may mga patients na nang nangyayari, madalas silang nagkaka-UTI nung bata sila. Siguro kasama na rin yung minsan nakakapagtigil ng ihi. Isa na yan, number one yun eh. Nilipasan ka ng gutom. Pag uwi mo, biglang kain. Pero sports-minded ako. Nagbabadminton ako, tapos yan, basketball. Tapos sepa. Yung mga ginagawa ko dati. Malimit naman akong pawisan kasi yun talaga gusto ko eh. Kaso nga lang, minsan napapabayaan mo na yung pagkain mo. Minsan kasama yung puyat, uwi ka sa bahay, 12. Minsan wala nang pagkain, gigising ka ng tanghali, kumain na yung pamilya mo. Ikaw, bibili ka na lang ng mas mabilis na tuwin. Ah, siyempre, mga ano natin, mga maalat, mga junk foods, yan ang may usual sa mga instant. Yan, yung isa sa mga nagkukos kasi ng commonly UTI. Oo. Tapos, kung sinabi ng doktor, halimbawa, sa'yo, minsan kasi natitrace pa lang yan. Minsan kasi may kasama yan na problem sa sugar. So, yung iba kasi nagkakaroon ng kidney problems, may problema sa sugar, tapos komplikasyon na lang. O kaya naman, yung iba naman, tumataas yung BP, tapos komplikasyon na rin yung problem sa kidney. Kaya maraming causes, pwedeng causes, pero usually, yun kasi, yung mga maliit na ano na yun, napapabayaan. Until eventually, kadalasan ng ibang patients, dumadating na lang sa ER, hirap na sila huminga. So until doon, doon lang nila nalalaman, it's too late na pala. Hindi na nila kayang, kumbaga, isalvage yung function ng kidney. So ang nangyayari, ini-emergency dialysis na sila. So syempre, dapat monitoring ng mga sakit ng mga pasyente, tapos proper follow-up, proper monitoring ng laboratory, saka syempre susundin ko ano yung sinabi ng doktor nila. Tapos yun, inisip ko, eto yung pamilya ko, tulong sa akin, di pa ako nakapagtrabaho, kasi dito pa ako. Tulong sa akin ng pamilya ko, benta kung ano-ano kasi, pagtawa ka talagang pera, di haba buhay mo. Benta sila ng ganto-ganto, sabi ko. Sila lumalaban para sa akin. Alam nga naman, ibigay ko yung sarili ko kagad. Siyempre, lalaban din ako kasi kumikilos sila eh. Kumikilos. Doon ko sila na ano. Doon ko nakita yung pagmamahal. Lahat, lahat. Binigay nila sa akin, lahat. Medyo lumalakas-lakas na ako. Nag-isip ako. May mga gamit akong napundar eh. Gamit sa bahay. May mga sasakyan ako dati. Binenta ko para makagawa ako ng business. Yun nga. Nag-plan ako ng transplant. Nag-t-shirt for ako sa ko. Marami na masumporta. Kaso nga lang, nung nagka-COVID, yung naipon ko, nagamit ko rin. Nagamit ko rin siya. Kaya ngayon, I'm planning ulit. Sana next year, ibigay na sa akin. Yun lang naman hindi ko. Transplant talaga. Siyempre, nung una, magagalit ka eh. Ngayon, bakit ganito? Bakit ako? Bakit ako, bakit sa akin binigay itong sakit na to? Marami dyan, masasamang tao, masasamang loob. Siyempre, malulungkot ka. May time din na napaiyak ako. Pero, andyan na eh. Isip ko, sabi ko, may mga gumagaling, may mga nababalita akong gumagaling dito. Sige, sige, kaya ko to. Papagaling ako, mag-diet ako, kung ano yung dapat, gagawin ko. Tapos nga, yun, siyempre, dasal lagi, walang ano. Sa dialysis, bahay, ganyan. Puro ganyan lang ako dati. Ngayon, parang tumatagal na yung panahon. Nalalaman ko na sa mga kapwa pasyente ko. Nalalaman ko na sa mga nurses. Nagtatanong na ako sa mga doktor. Hanggang sa yon, isang beses, sabi ko, nagtanong ako sa nurse, sabi ko, ma'am, ito ba yung magagalingan pa? Kasi wala talagang alam ko. Yung hatol sa'yo ng nephrologist mo, ng mga doktor, lifetime dialysis na yan. Yun, bagsak ako noon. Hindi ako nakatulog, hindi ko... Pero, in a way na, mga siguro mga 1 to 2 weeks, ganon. Namayat ako, inisip ko eh. Tapos, nakilala ko yung mga pasyente, nakilala ko sila. May mga 6 years, 7 years, sabi ko, magaling ah. Paano nyo nagawa? Sabi ko, isa lang sabi sa akin, tanggapin mo. Tinanggap ko. Ayun, sa awa naman ng Diyos. Eto, malakas pa rin ako ngayon.